araw, excited ako dahil this is something new and yet old for me. Something old dahil matagal ko na siyang nakasama at nasubaybayan ang kanyang paglaki at bawak yapak simula pa ng kanyang kamusbusan hanggang sa kanyang pag-usbong as a person. And how she accomplished a whole lot, tulad ng being the chairperson ng ating Kaisa Women's Organization or KWO. And well, something new dahil this is my first time to interview her like this. Ang show nating ito ay tungkol sa mga espesyal na mga tao, tulad mo at tulad ko, na may makabuluhang kwentong dapat i-share at makapag-inspire. Magandang hapon po, Tarlac City, at welcome po sa ating Talakayan with Mayor Cristy. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Cristy Angeles. I-welcome po natin ang chairperson of Kaisa Women's Organization, manager po ng asphalt plant ng Northern Builders, mother of two kids, ang aking pangalawang anak, Katie Angeles Go. Magandang araw po, Mami, Mayor Cristy. Thank you very much po sa inyong invitation for having me as your guest po dito sa Talakayan with Mayor Cristy. Katie, how are you? Let me know, how does it feel to be in this show? Actually, Mami, kinakabahan po ako ngayon. Siyempre... Kaya siguro bumagal kang magsalita ngayon, dininervious ka. Siyempre naman, Mami, kayo po yung mayor, tapos nanay ko pa kayo, tapos ako, kayo pa po yung mag-i-interview sa akin, di ba? Pero po, siyempre, kidding aside, it's a great honor and a privilege po na maging part po ng show ninyo dito sa Talakayan with Mayor Cristy. Sa totoo lang po, kinakabahan, mixed emotions, and at the same time, masaya din po. Masaya po ako kasi kahit pa paano meron tayong bonding, Mami, as a mother and a daughter din, di ba? Okay. Actually, excited ako to have this time with you, anak, and to have you here in our show. Lagi kong ikinukwento sa ating mga kababayan, noong bata ka pa, do you still remember, ha? Kapag may mga bisita tayo, ayan, nangunguna ka pang lumalapit sa kanila, inuusisa mo sila, tinatanong mo sila, anong kailangan nila, bakit nasa bahay sila. And then, agad-agad kang babalik sa amin ni Papa mo, guguluhin mo kami. Mami, Mami, please help natin kasi sabi niya wala daw work. O kaya, Mami, please help naman, baka we can give a little something kasi need nila ng help. So puro laging naririnig ko sa'yo, Mami, need nila ng help. Kaya pag kami ni Papa mo noon, nakita ka naming lumabas at may bisita sa labas, o tingnan mo ang anak mo, hintay natin pagbalik niyan. Ano na naman kaya ang pangangailangan na dadalhin niya sa atin? So, those were the times that I remember about you most. Apo. Yung paglapit mo, paghingi ng tulong sa'yo ng ibang tao, at ikaw ang nagiging tulay, nilalapit mo sa amin. Apo. Ang mga pangangailangan ng mga bisita natin. So, ano ang nasa isip mo noong mga panahong yon? Na yun, kahit bata ka pa, naaalala mo yan. Bakit alam mo ang spirit of helping others? Siguro, Mami, innate ko ni pagiging madaldal, talkative. Sabi mo nga, Mami, parang ang dami ko nang sinabi sa buong 1 minute, di ba? Taga-entertain ng bisita. Pag meron tayong mga bisita sa bahay, wini-welcome ko po sila, ine-entertain ko po sila. Siguro po, namulat sa akin at a very young age kung paano po mag-entertain ng bisita, kung paano po makinig sa kanila, sa kanilang mga pangangailangan. At saka, syempre po kayo, very grateful and blessed din po ako, Mami, sa inyo ni Papa. Kasi sa totoo lang po, sa inyo ko po nakita yung totoong essence, yung totoong significance, yung meaning po ng pagtulong sa ibang tao. Yung tipong ang dami po nating bisita, lahat po ina-entertain nyo po lahat. Ako yung little entertainer nyo. Pag kayo medyo busy pa sa bahay or sa office, ako muna yung haharap sa kanila para magkwento sa kanila o pakinggan sila, di ba? So, dun pa lang, Mami, parang nakita ko na po yung mga tao, hindi niyo po sila tinatalikuran sa pagtulong. Different organizations, NGOs, mga politicians po na humingi din ng support and tulong sa inyo, mga charity programs, charity orgs, hindi po kayo nagdadalawang isip na tumulong po sa kanila. Okay. So basically, parang nakaprograma or innate yan sa pagkatao mo ang pagtulong sa iba. Kasi... Okay. Ganun ka namulat, tama ba? Opo. Sabi nga nila, kapag tumutulong ka sa kapwa mo, you are blessed 100-fold. Naniniwala ka ba doon? Opo. Siyempre naman po, Mami.
alam niyo po yung pagtulong po natin sa ibang tao, lalo na po sa mga nangangailangan, sa mga indigent po na makababayan natin. Sabi nga po nila, 100-fold ang babalik po sa inyo na manggagaling sa Panginoon. Lalo na po kayo, Mami, very religious po kayo, nanay. Talagang kayo po yung naging daan at tulay para mapalapit kami sa Panginoon. Kaya very thankful din po ako, Mami, na nung bata pa kami, minulat mo sa amin ang importansya ng pagrosaryo, nagsisimba tayo every Sunday, sa mga holidays of obligation, nag-a-attend tayo ng misa, nagkukumpisal po tayo. And that alone, masasabi ko po, Mami, na talagang tinatak mo sa isipan namin na yung takot, na magkaroon dapat ng takot sa Panginoon. At yung pag-share ng blessing sa ibang tao, na kailangan po maging fulfillment natin yon habang nabubuhay po tayo. Alam mo, Katie, now that you are a mother, kung ano yung natutunan mong values na minold namin sa'yo when you were all growing up, mga bata, dapat ipasa mo rin yan sa mga anak mo. Opo. You teach them the values of prayers, the values of helping others, opo, being generous. Kung meron ka, help until you're all dry. Sabi nga nila, kasi iba tumutulong kasi ito lang ang gusto kong itulong. Opo. May tinatabi pa ako para sa sarili ko. Pero you know, generosity is when you give it all. Opo. Unknowingly, without you knowing it, na ibigay mo lahat ang laman ng wallet mo, then bigla na lang, in some other ways, dumarating babalik yan sa'yo. Bumabalik yan sa'yo, 100-fold. May mga nagsabi nga na, when you focus on being a blessing to others, God makes you sure that you are also blessed in abundance. Pinatunayan mo rin yan at nakikita namin. Opo. Sa lahat ng mga kababayan nating Tarlakenyong ito, itong pag-ikot natin, opo, nakita ko yung paglapit mo sa mga taong nangangailangan, and opo, in return, yung paglapit din nila sa'yo because opo, they need help. Speaking of sharing ng blessings, opo, and being blessed in abundance, ang pinaka-blessing ni God for me ay yung love na ipinakikita ng lahat sa akin at sa ating buong pamilya, Angeles. Opo. Yun ang totoong blessing para sa amin ni Papa mo. It's a fulfillment for us sa family natin. And we share because yun ang utos ng Panginoong Diyos. And we share because gusto natin. We share because nanggagaling sa puso ito. We share because innate natin eh. Yung bang makakakita ka ng nangangailangan ng tao, hindi mo matiis. Yung bang nagigilty ka pag hindi mo inabutan or tinulungan, kahit pag gaano lang kaliit. Opo. We share because there is the care and love for others. And this has to come from the heart, no? Opo. This time naman, Katie, tell the people, let us know, sino ba talaga si Katie Angeles bilang anak? Nako po. sino ba nga ako, Mami, bilang anak? Well, Mami, masasabi ko po, Mami, na bilang anak, masunurin po ako sa inyo ni Papa. Ayoko po kayo ma-disappoint, ayoko kayo bigyan ng headache, heartache. Alam mo yan, Mami, since bata pa ako. At saka very honest po ako sa inyo. Lahat po ng nararamdaman ko, sinasabi ko sa inyo ni Papa, pagka meron akong problema sa pag-aaral or sa mga love life problems, andyan palagi si Mami, ang aking takbuhan. Advisor. Nagagawa pa ng mga love letters, tama, Mami? yung mga suitors. Oh, ayan, si Mami. Ako nag-i-screen, no? Pagpupunta sa bahay, tatawag, andyan si Mami. Oh, yes. So, yung mga yun, Mami, talagang naramdaman ko po, Mami, na napakaswerte ko po kasi malapit po ako sa inyo ni Papa. Na bilang anak po, napakaswerte ko na ayoko kayo bigyan ng problema or disappointments. Dahil sabi nga po nila, binibless tayo ng Panginoon, nagsishare tayo ng blessing sa ibang tao. So ako, Mami, parang one way of sharing my blessings din, yung binibigyan ko kayo ng importansya ni Papa. At being a daughter po, syempre kung ano po yung tamang respeto. Respeto, pagmamahal, pag-aaruga po sa inyo, pag-aalaga, yun po yung ibibigay ko sa inyo ni Papa. Kasi hindi niyo po kami pinababayaan, pinalaki niyo po ako ng tama. Hanggang ngayon na meron po akong sariling pamilya, andyan po kayo, ginagabayan niyo po ako. Yan naman ang fulfillment ng being a parent. Opo. You are now a mother, Katie, with 2 kids. Opo. And you have a responsibility before God to raise good children. Opo. Holy and God-fearing children. Hindi man holy, but let them grow up into God-fearing children. And sana yung takot natin sa Panginoon,
yung takot natin, takot tayong gumawa ng kasalanan or offend God. Yun ang pinaka basic na, yun lang ang basic rule lang. And you will not get lost along the way. Apo. You know, Katie, I feel I'm always blessed because I have good children. Apo. I can feel the love of my children. Thank you, Mommy. Yung support ninyo sa akin, hindi nawala. Sa dinami-dami ng trials na pinagdaanan ng pamilya natin, pagsubok na pinagdaanan ng pamilya natin, kayong mga anak ko were always there to give me support. Apo. And as I remember, Katie, in your growing up years, sa'yo rin ako naglalabas ng heartache ko minsan, ng sama ng loob ko minsan. Kailangan na ba natin ng tissue dito? Hindi naman. Okay. As a mother, you were there for me because you were the eldest daughter. Of course, nandyan si Kuya. Apo. Si Kuya was always the haligi natin eh. Apo. Siya yung always na being panganay. Siya yung mas stronger among us. Pero pagdating na sa emotional breakdown, it's always the daughter who comes to the mom, ano? To lend to absorb, to give lend comfort. Her ear, to give comfort. You know, I always felt the love ng ninyong lahat na magkakapatid sa akin. Apo. But hearing it straight from you is very heartwarming and fulfilling. Apo. Talaga namang nakakataba ng puso. Iba ang reward ng pagiging ina. Katie, someday pag lumaki na yung mga anak mo, Apo. Susuklian nila yung pagmamahal na yan na ipinagkaloob mo sa kanila. Just as the way you're doing it to your papa and me, na sinusuklian ninyo yung pagmamahal namin sa inyong lahat, sa inyong mga magkakapatid. Eh, ikaw naman as a mom, kumusta ba ang pagiging ina mo? Okay. As a mother po, Mommy, syempre, kung ano yung mga values, good values po na tinuro nyo sa akin nung ako'y bata pa hanggang lumalaki, hanggang ngayon po na meron ako sariling pamilya and I have two kids po, ganun din po yung ina-apply ko sa kanila. Same system of disciplining them. So for example, Mommy, sa amin, you are always there for us. Very supportive ka sa amin, sa studies po namin, yung mga lahat ng pangangailangan namin sa school, sa bahay, yun talagang inaasikaso nyo po kami. Tapos, hadid sundo mo pa kami sa school, nag-grocery tayo every week. Talagang busog na busog po kami sa pagmamahal at pag-aalaga niyo po, Mami. Ganon din po yung ginagawa ko po sa two kids ko, Mami, na pinapa-feel ko po talaga sa kanila yung talagang pagiging nanay ko po sa kanila, na lahat po ng oras, attention po, binubuhos ko po sa kanila, na ultimo mga love life. Di ba, Mami? Pag may crush ako, love life, suitor, sa'yo ko agad sinasabi. Ganon din po ako ka-open, lalo na sa eldest ko po, kay Rocky. Rocky, lalo na. Lalo na, 10 years old na, nakaka-crush na siya. Ganun. So, sabi ko po sa kanya, dapat maging open lang po siya sa akin, para nandito ako, guiding him always. Okay. Ngayon, mas nakilala na natin si Katie bilang isang mabait, mapagkakatiwalaan, relihiyosa, mapagbigay, at naglilingkod ng taos sa puso. Sa pagbabalik po ng Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie, kilalanin naman natin siya bilang isang leader. Andito kami, binuo natin ang KWO para meron kayong pangalawang pamilya. Isipin na ninyo na ang KWO, pamilya nating mga kababaihan. Pamilya ng mga puro nanay, pamilya ng puro ilaw ng tahanan. Mary Joy S. Labrador po, 25 years old. Tapos proud po ako na isa po ako sa mga KWO po ng Karangyan Paninaan. Nagbigay po ng parang tulong financial po sa mga, yung pong sa gawa ng pandemic, ganyan. Isa po ako sa mga nabigyan. Tapos po, inumpisahan ko po sa bigas. Nakakuha po ako ng mga 11 na kaban. Tapos po, weekly ko po silang sinisingil. Tapos hanggang dumami po ng dumami, hanggang ngayon nakaano na po ako, 200 na kaban. Tapos po, inumpisahan po sa itlog, hanggang dumami na po ng dumami, hanggang sa ano po,
Nag-ano na din po ako ng tusino, iba-iba po, pati po yung sa ano personal collection, pinasa ko na rin. Isa po ako sa mga napili ni Mayor Christie. Maraming salamat po, Mayor. Ayan po. Ngayon po, napapalago ko na po yung binigay niya. Ganyan, napapadami ko na din po. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po tumitigil yung negosyo ko. Maraming salamat po, Mayor Christie Angeles, sa binigay niyo pong tulong sa amin. Hindi lang po sa akin, pati na rin po sa mga kagaya ko din po na naapektuhan din po ng gawa po ng pandemic. Thank you very much po, Mayor. Sa buong family po ng Angeles, Ma'am Katie, thank you very much po. Makakaasa po kayo sa, hindi lang po sa akin, sa buong pamilya po namin, ang suporta po namin sa inyo. Thank you po, Mayor. Maraming salamat po. Ako po si Lochi Sevilla, 53 years old po, nakatira po sa San Isidro, Zone 5. Miyembro po ng Kaisa Women's po. Pinost po ni Maribel po yung president ng Kaisa Women's po, yung single ko pong bike. Po, napili po ako ni Mayura, na awa si Mayura sa akin po siguro, kaya binigyan pa. Mas maganda po yung sir, may bike na ganyan, makakamalaking tulong po pag marami pong mabibinta, ganyan. Nakakatulong po ng malaki kasi wag nagtitinda ko, hindi po ako mahirapan. Sabi ko nga po sa asawa ko, sana magpagaling ka na, magpalakas, dahil para makalakas ka na. Kahit dito ka na lang sa bahay, ako na lang ang maglalako po, sir. Kahit na, hindi po kasi makalakad, sir. Iniwanan ko lang nga po, sir. Kahit may sakit, iniwanan ko po silang ng lola, anak po ko, dahil wala pong makalakas po. Minsan, awa po ako sa apo ko kasi kung minsan hindi ko po siya malaga. Kaya pasensya na po kung minsan na po ako eh. Hindi ko lang po mapigilan ako. Kasi may apo po ako na alagaan sana, hindi naman maalagaan dahil kailangan ko po mag-anap buhay, sir. Masayang-masaya po dahil nga po eh. Nabigyan pa ako ng biyaya ni Madam Christie sa tulong po niya, na nakakatulong po yung pagtitinda ko. Hindi po ako mahirapan masyado maglalako. Saka nakakabili nga po ako ng mga pagkain namin, paninda. Kaya nagpasalamat po ako kay Mayura dahil super bait po ni Madam. Sana pa madami pa po siya matulungan ng iba po na kagaya po namin na mahihirap, na nangangailangan po ng tulong, na nagtitindam din po kagaya po. God bless you po, Mayura, Madam. I love you. Sa lahat ng mga success stories ng ating mga kababaihan na miyembro ng Kaisa Women's Organization, una sa lahat, ako po ay masayang-masaya na nandyan kayo ngayon, nararamdaman ninyo ang tulong at suportang ipinagkaloob sa inyo na pagiging miyembro ng Kaisa Women's Organization. Nagpapasalamat ako na naging matatag kayo para sa inyong pamilya. Ipagpatuloy lamang po ninyo kung anong inyong naumpisahan. Mahaba pa ang laban ng buhay, marami pang unos ang darating sa buhay, pero kung kayo'y mananatiling matatag at malakas para sa pamilya nyo, kakayanin po natin ang lahat ng pagsubok ng ito. Gamitin po natin sa tama ang natutunan nating mga skills training program. Ipagpatuloy natin ang mga naumpisahan natin upang mas lalo pa pong umunlad ang ating kabuhayan. Tayong lahat, kababaihan, nanay, lola, ate, pinanghuhugutan ng lakas ng ating pamilya, ng ating mga anak, ng ating mga asawa. Kailangan maging matatag tayo para sa kanila. Sa lahat po ng mga KWO, maging matatag lamang po tayo, kapitbisig tayo mga kababaihan, at sama-sama nating harapin ang kinabukasan ng buong tapang at tatag, sapagkat alam natin sa puso natin na bilang KWO or miyembro ng Kaisa Women's Organization, kakayanin natin ang kahit anong unos na darating sa buhay natin. We'll be right back.
Welcome back! Ito pa rin po ang inyong Tarlac City, Talakayan with Mayor Christy. Katie, pwede mo bang ikwento paano ka nag-umpisa sa Northern Builders? Magandang question po yan, Mommy. Kasi po sa totoo lang, yung pag-start ko po sa Northern Builders, blessing din po yan in disguise kasi kayo po yung naging mentor ko. Lalo na po yung pag-manage po natin ng asphalt plant during those days, Mommy. Talagang na-inculcate po sa isipan ko, tumatak po sa isipan ko kung paano nyo po vina-value yung mga tao natin. Giving them importance, yung minomotivate nyo po sila, ini-inspire nyo po sila. Tapos yung ine-emphasize po palagi sa kanila ang unity and teamwork and collaborative team effort. Yun po ang paulit-ulit yung sinasabi pagka nagpapa-meeting po. Tapos yung pagiging hands-on nyo po, Mami. Kung paano kayo pagiging hands-on sa pamilya, sa aming mga anak, ganun din po yung pagiging hands-on nyo po sa negosyo. Kaya, Mami, sobrang ina-idolize ko po yung mga traits nyo po, characteristics nyo po, being a leader din. Kasi napasa nyo po sa akin yan. Yung very meticulous, detalyado, every detail po, gusto nyo po lahat maayos and organized. At saka po yung kung paano ko mausap sa mga tao, yun po yung ina-admire ko din po sa inyo na up to now po, bit-bit ko pa rin sa Northern Builders on how to handle people. Narinig nga kita, nag-interview 2 days ago ba? Oh. Yung may applicant kang engineer, pinakinggan ko yung mga series of questions mo. Ganito sa isip ko, ganito rin ako magtanong pag nag-i-interview ako ng mga applicants noon sa Northern Builders. Tsaka Mami, yung in-establish nyo po nun yung ISO natin sa Northern Builders, sobrang malaking tulong, malaking impact po yun sa atin, sa NB. Yung sa growth and ano po natin, improvement sa mga tao. Noong nag-step up ka na para i-manage naman ang asphalt plant, naramdaman mo bang ready ka na to handle the position and take over the responsibilities? At paano mo na-handle ang mga ito? Kasi I remember that was way back before 2013. Naayos ko kayo, na-set up ko ang asphalt plant, everything, you, plantilla. Yes. And then bigla ako nagkaroon ng calling in 2013 to run for board member. And suddenly, yung mga responsibilities na dapat kong ipagpatuloy, naiwan ko lahat sa'yo. Now, let me ask you, how did you handle all these responsibilities? Sa tingin ko po, Mami, yung pagiging balance po sa lahat ng bagay. Yung tamang disiplina, yung marunong po tayo makinig sa mga tao. Sabi nga po nila, ito po yung hardest job po, yung on how to handle people. Yung being a good leader to them, na dapat po they will respect you, hindi yung kinakatakutan nila kayo. They should follow you kasi they respect you as a leader, as a manager. So sa tingin ko po, Mami, yung good interpersonal skills with them, yung open communication with them, tapos yung lagi nyo pong pinapagawa, nagpapa-meeting po kayo, regular meeting tayo nun, Mami, naalala nyo po ba? Every week? O twice a week? Twice a week, meron po tayong meeting nun, kumpleto po lahat ang ano po natin mga tao nun, engineers, department heads, at lagi nyo po ina-emphasize sa meeting na kailangan magtatrabaho lahat, unity and teamwork para ma-achieve po natin yung goal natin sa company. Nice to hear, Katie, no? Parang nire-reminis ko those years before na nag-uumpisa pa lang yung asphalt plant natin. Kahit gabi po pala, Mami, mapapasugod pa tayo sa planta para lang i-check, i-monitor yung operations natin. Kahit diba? Gabing-gabi na. Pwede mo bang i-describe ang iyong work ethics, yung habits mo sa trabaho? Pwede mo bang i-share sa amin yan? Opo. Bali po, Mami, ako, Mami, talagang stricto po ako sa pagdating po sa trabaho. I have standards po talaga na kailangan magampanan po ng isang empleyado. Pero syempre po, hindi naman yung super strict. Yung nasa tama lang po tayo. Na kailangan, I will give them instructions, I will give them their tasks, na kailangan po masundan nila yon, ma-accomplish nila yung tasks accordingly po. Para magkakaroon kami ng magandang smooth flow sa operations po namin. And of course, pagka nagkamali, hindi naman natin maiiwasan na nagkakamali empleyado, diyan na po papasok ang papatawag sa HR, pabibigyan ng memo and all. Pero syempre, sa tamang approach naman po yun. Para lang po ma-realize nila kung ano yung negligence sila sa trabaho. Yeah. Parang way of disciplining them in a good manner. Okay. In a professional way. Yes, tama. Tsaka po, Mami, alam nyo po, hindi ko po malilimutan na tinuro nyo po sa akin noong nagsisimula pa po ako sa Northern Builders, yung sabi nyo po, kailangan ituring natin ang mga empleyado natin as kapamilya. Hindi po as employees, pero kapamilya.
para lalo po silang ma-motivate, lalo silang ma-inspire, magtrabaho po lalo. Uh-oh. At saka yung reward system. Incentives and reward system. Yan po yung sabi niyo po na kailangan ibigay natin kung ano yung karapat dapat if they are really deserving po sa trabaho nila. Katie, maraming gusto pang magtanong sa'yo. But this time, it's no longer me. Apo. So, pakinggan natin ang mga katanungan po na very curious to know more about Katie. Apo. Hi Marcy, first of all, gusto kong sabihin na sobrang proud ako sa'yo and naniniwala ako na kaya mo yung responsibility na maging isang public servant. Itong tinatakbo mo ngayon na posisyon, nakikita ko kung paano mo natutunan yung mga tamang values sa mga magulang mo kung paano magserbisyo sa mga tao. Maraming salamat din sa friendship na binibigay mo sa akin at sa lahat ng mga kaibigan mo. Napaka-priceless nung relationship na binibigay mo sa akin, napakabuti mong tao. Rest assured na mahal na mahal ka namin at saka susuportahan ka namin at nandito lang kami para sa'yo. All throughout ng journey mo dito sa pagiging public servant mo. I love you. Hi Marcy, ito naman yung question ko sa'yo. Dahil ikaw ang Kaisa Women Organization Chairperson, ano pa yung mga nais mong ibabang programa para sa ating mga kababaihan ng Tarlac City? Hi Marcy! first of all, thank you, super thank you, super na-appreciate ko yung genuine friendship natin. Kasi, alam mo yun, through thick and thin, through good times and bad times, magkakasama tayo, hindi natin nakakalimutan yung sincerity and yung love natin for one another. And tama ka sa sinabi mo, this is priceless, unconditional love talaga. We always support and understand and trust each other. Kaya sobrang blessed din ako. Gusto ko umiyak. Thank you dahil I found someone like you. Yung tipong kaibigan, kapatid, kapamilya. Sabihin na natin lahat-lahat na talagang nakasuporta ka palagi sa akin. Since na way back pa dati, nung high school tayo, as BFFs ng high school, magkaibigan na talaga tayo. And from that moment, nakita ko na talaga yung sincerity mo and yung pagiging genuine na tao mo. And until now, sa journey ko, sa pag-enter ko sa politics, andyan ka palagi, umaantabay sa akin. And yung pag-volunteer mo din sa lahat ng ginagawa natin sa Tourism Council, sa Kaisa Women's Organization, sobrang anlaki ng tulong mo sa akin at sa pamilya ko. Kaya, always remember na you have a special place in my heart and I will love you forever and ever and always. Infinity love. Thank you. I love you. And yung about naman sa question mo, nasasagutin ko ngayon yung ano pang pwedeng program sa pwede kong ibaba sa mga members natin sa Kaisa Women's Organization. Well, actually, we already have 25,000 members po ng KWO. So siguro, I will focus on health, kalusugan nila, and yung social services, yung pangtulong natin sa mga kababaihan natin na nangangailangan. Kasi napansin ko dito sa Tarlac City, yung paglilibot natin sa mga livelihood trainings and seminars, yung pag-house to house natin, napapansin ko na most of our kababayans, hindi rin naman KWO, pati to our fellow Tarlacenos, maraming may sakit. Maraming nagkakasakit, maraming nagsasuffer at talagang nakakaawa sila at wala silang pera pang paggamot sa sarili nila. Kaya siguro, masasabi ko na if I will be given the chance ng ating Panginoon at kung pagkakatiwalaan ako ng taong bayan, I will devote and dedicate myself na palakasin natin yung health services natin dito sa Tarlac City. And sa social services naman, yung pangtulong natin sa mga mahihirap nating kababayan, yun ang kailangan din pagtuunan ng pansin. So yun, I hope na-answer ko yung sagot mo and huwag ka sana magsasawang sumuporta and mag-volunteer sa atin. Thank you. Hello, ma'am. Bale, good luck po sa bagong tatahakin po ninyong responsibility and career nyo. Alam ko po na kayang-kaya nyo po yan.
kasi for the longest time po, pinamunuan niyo po kami at minanage niyo po kaming mabuti sa office po natin. For the longest time po na nakasama ko kayo, alam ko po na lagi niyo pong tinuturo sa amin to na lagi po namin isa puso, isa isip, isa gawa, lahat po yung mga kailangan namin gawin sa araw-araw po, lalo na po sa trabaho namin. Alam po namin, kaya niyo po yan. Magiging effective po kayo na counselor ng Tarlac City kasi alam ko po sa bawat ginagawa po ninyo, nasa puso po ninyo yan. At kaya niyo po, kayang-kaya niyo po yan. Andito lang po kami lagi sa likuran niyo po para suportahan po kayo. Mahal na mahal po namin kayo, ma'am. Ito naman po ang isang tanong ko sa inyo, ma'am. Kilala po kayo bilang isang chairperson ng KWO at marami na po kayong naibabang programa para sa mga kababaihan. Ano pa po ang mga programang pwede niyong ibaba sa ibang sektor sa ating lungsod? Hi Jen, kamusta? Alam mo, sobrang thankful din ako kasi magkasama na tayo sa trabaho for how many years? 11 years ka na sa akin as my personal secretary. And alam mo, masasabi ko talaga na sobrang napaka-responsible mo, napaka-sipag mo, napaka-hardworking mo, napaka-dedicated mo sa trabaho mo. And dahil doon, super thankful ako dahil nakilala ko ang taong katulad mo. Na alam mo yon, kahit man may tampuhan tayo minsan, kahit sabihin na natin na sa trabaho, stricto ako, hands-on sa trabaho, pagka meron tayong mga reporting sa pinapaulit ko sa'yo or anything, pero andyan ka pa din, hindi sumasama ang loob mo at talagang tinatanggap mo yun ng buong-buong puso. And para sa akin, yung loyalty mo and yung commitment mo sa trabaho na ibinibigay mo, talagang super thank you talaga. Nanggagaling sa puso mo yung servisyo na binibigay mo sa Northern Builders at para sa akin. Alam mo, kapamilya na kita, para na rin kitang kapatid. Tinuturing na rin kitang kapamilya, kapatid. Kaya yung 11 years na samahan natin, marami akong natutunan sa'yo and vice versa, marami ka rin natutunan sa akin. Sabi ko nga sa'yo palagi, let's continue to inspire and motivate one another and let's bring out the best in us. Let's be the better version of ourselves. Yun palagi ang sinasabi ko sa'yo at saka sa lahat ng mga admin na kasama ko sa opisina. Kasi para sa akin, kayo yung mga inspiration ko, kayo yung mga kinukuhanan ko ng lakas ng loob. At palagi ko din sinasabi, unity and teamwork lang palagi sa team natin para ma-achieve natin yung goal na gusto nating magawa at yung success ng company, hindi lang sa amin, dahil din sa inyo yun. Kaagapay namin kayo sa success ng Northern Builders. Kaya Jenny, alam mo, nandito lang ako palagi para sa'yo. Alam mo yan. Marami na tayong napagdaanan, mga challenges natin sa opisina, sa trabaho, sa personal life. Andito lang ako, hindi bilang boss mo, pero bilang kaibigan at kapatid mo. I love you and thank you rin sa iyong genuine and service mo, yung loyalty mo, yung pagmamahal mo sa akin at para sa pamilya ko. Sobrang na-appreciate ko yun, Jen. I love you, Jen. And para naman sa question mo, bilang chairperson ng Kaisa Women's Organization, ano pa ba ang pwede kong maibaba na programa para sa mga ibang sektor ng mga Tarlacenos natin dito sa Tarlac City? So first of all, nasa isip ko din if I'll be given the chance and the opportunity to serve our city, to become a public servant, syempre una-una dyan yung sa senior citizens natin. Kasi sa house to house natin, ang dami kong nakikita ng mga matatanda na kailangan pagbigyan, pagtuunan ng pansin, lalo na yung medical attention para sa kanila. Marami tayo mga senior citizens na naghihirap din at kailangan natin bigyan ng tamang pag-aaruga at pag-aalaga. So sa senior citizens, bibigyan natin sila ng prioridad. Pangalawa, ang ating mga kabataan, ang youth natin dito sa Tarlac City, kailangan buhayin natin, palakasin natin at itahak natin sila sa tamang direksyon para kung ganoon magiging good influence and a good example ako sa kanila. Mag-iisip tayo ng mga certain programs and projects para lalo silang ma-empower
youth empowerment at para yung mga mabaling yung kanilang attention and energy sa mga activities na makakatulong para dito sa ating syudad. At pangatlo naman, sa mga kalalakihan naman, sa ating men's, tingnan natin, kasi syempre may kaisa women's organization tayo. So, bilang suporta naman sa ating mga kalalakihan, syempre we will think of some ways then and programs then na kung saan na pwede sila mag-benefit. Siguro mga livelihoods then for our kababayan na mga men, di ba? Para matulungan natin sila na magkaroon ng extra income then. So, that sums up kung ano man yung magiging advocacy ko if I'll be given the chance to serve our city. So yun. Thank you, Jen. I love you and good luck sa atin. Hi, Gam. Alam ko hindi madali itong pinasok natin, lalo na itong politiko. Dahil alam mo namang hindi tayo pamilya ng mga politiko. Pero gusto ko sana malaman mo is nandito lang ako, lalo na yung mga anak natin, to support you in every step of the way. Alam ko hindi ito madali. Pero kayang-kaya mo naman to eh. At saka nagagampanan mo naman yung tungkulin mo sa bahay bilang mabuting ina at mabuting asawa at mabuting anak kila Papa at kila Mami, Mayor Christie. At saka lalo na ikaw yung aantabay kay Mami, kay Mayor Christie para lalo nating mapaunlad ang Tarlac at makapagbigay pa ng magandang serbisyo sa mga mamamayan. Lalong-lalo na marami tayong mga binabalak na programa lalo na para sa kabataan, sa kababaihan, at sa LGBTQ, at pati na rin sa, syempre, sa senior citizens. Yun lang ang masasabi ko, tsaka, ayun, mahal na mahal kita, Gam. Sana magtulungan tayo hanggang sa huli. Gam, since pareho tayong mahilig manood ng movie, ano kaya ang movie yung, anong title ng movie na unang pumapasok sa isip mo na pwede mong i-relate sa buhay mo ngayon? Hi, Gam! Grabe, na-touch naman ako sa message mo. Thank you. Thank you so much, Gam. And alam mo, yung supporta mo lang sa akin, yung pag-iintindi, yung unconditional love and trust and support mo sa akin means a lot to me. Lalo na ngayon, alam mo na, nagiging busy na din ako dahil campaign period na. And then, yung bagong tatahakin ko na journey sa buhay ko, new chapter of my life to become a public servant. Siyempre, kayo yung source of strength ko, kayong family ko, lalo na ikaw, kasi ikaw ang aking mahal na asawa. Ikaw ang aking kinukuhanan ng lakas, ng inspirasyon, ng motivation. Ikaw at saka ang ating dalawang anak, sila Rocky at Kenzo. So, alam nyo, yung supporta nyo lang sa akin at pag-iintindi sa akin, sobrang na-appreciate ko na yun, sobrang thank you. Pasensya na din kung nagkukulang din ako sa time minsan dahil sa sobrang busy ko din sa schedule. Pero always remember na kayo ang number one sa puso ko, kayong family ko. Na sana hanggang-hangga ay magkakasama pa rin tayo. At alam niyo naman, pag may problema ako, ikaw palagi ang takbuhan ko. Tayo palagi nakaka-resolve ng anuman problema na na-encounter natin sa marriage natin. Kaya alam mo, thankful din ako kay God kasi ikaw ang binigay niya sa akin na life partner, na husband. Yeah, I love you so much forever and always. And para naman sa tanong mo, oo, mahilig tayo manood ng movie. Alam mo yan, since college. Addict tayo sa panonood ng movie. Lagi tayo nagde-date kung saan-saan para na makapanood ng movie. At yung about sa tanong mo, anong title ng movie ang may isip ko na mahalin tulad ko sa buhay ko ngayon? Sa tingin ko, yung Little Women. Yung Little Women kasi, parang it's about women empowerment. Ito yung istorya ng mga four sisters, magkakapatid, na meron silang nanay na kinukuhanan nila ng inspirasyon. At itong four sisters na to, parang they have their own beliefs and differences. Pero at the end of the day, nakukuha pa rin nilang mag-unite. Nakukuha pa rin nilang mag-usap-usap, magmahalan, magtulungan at magbigayan. At yung pinakananay nila, ito yung nagbibigay sa kanila ng inspirasyon, minomotivate sila, at tinuturuan sila ng mga good values tulad ng humility and kindness. Sabi ni Mayor Christie sa atin, paulit-ulit niyang sinasabi, humility shines best in silence. So, kahit gaano pa tayo binabash or kahit gaano pa may nasasabi ang ibang tao sa atin, despite of our goodness and kindness, laging sinasabi ni Mami, ipag-pray na lang natin sila. Kasi alam mo yun, pagkatatahimik lang tayo, pag-pray natin sila,
lalo tayong ibe-bless din ng Panginoon at isipin natin na ang Panginoon na ang bahala sa kanila. At alam mo yon sa mga magkakapatid naman, yung bonding and yung unity natin as a bilang magkakapatid, nandun palagi yon, nagtutulungan, nagbibigayan. And yun nga, pag kami problema ang isa, ang bawat isa sa atin, as a family, tayo ang nagre-resolve noon. As a family, nagkakasama-sama pa din tayo. And then pinag-uusapan natin ng maayos. At yung inspiration at yung strength na binibigay ng family sa akin is napaka-importante rin talaga noon. Yung best support system is our family. So yun din, sa kabilang, on the other side naman, yung women empowerment, pinapakita rin sa movie na yon na napaka-strong nila magkakapatid, di ba? Na parang kahit babae sila, na nakukuha nilang ma-surpass lahat ng challenges nila sa buhay dahil nagtutulungan sila, nagbibigayan sila. At syempre, yung feminism, kahit babae ka, kaya mong makapag-empower ng kapwa-babae mo, kaya mo ma-inspire ang mga kapwa-babae mo. So, yun lang naman, na-attain nila yung goals nila by being united and by empowering each other. So, yun lang naman. Thank you! Sa ating pagbabalik, alamin natin kung ano ang greatest achievement at mga gusto pang makamit ni Katie Angeles. At sasamahan din tayo ni Katie para libutin ang Northern Builders. Pero bago yan, ay balikan muna natin ang mga naging kaganapan sa Tarlac City last week. Narito ang mga kaganapan sa Tarlac City, hatid sa atin ng pamahalang lungsod ng Tarlac sa pamumuno ni Mayor Cristy Angeles. March 25, Avian Bird Flu Prevention sa Amukaw, Villabacolor, Mapalaksaw at Bantog. Farms Monitoring and Soil Sampling and Testing sa Santo Domingo, San Juan de Mata at Barangay de La Paz. Inspection and Monitoring of Concreting Works sa Kutkut at Barasbaras. Inspection and Monitoring sa isang poultry farm sa Barangay Armenia. March 25, Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy and Councilor Wen Quiroz. March 26, Angel Spay and Neuter Program. March 28, Kasalang Bayan. Yung pagmamahal namin para sa isa't isa, yung respeto at tiwala namin para sa isa't isa, sa palagay namin, yun ang sangkap na kailangan namin para mag-last kami ng ganitong katagal na pagsasama. Centenarian Award. March 29, Rabies Awareness, Food Safety, and Antimicrobial Resistance Seminar. March 29, Inspection of Drainage Canals and Local Road Concreting sa Barangay San Miguel. March 30, Awarding of Goats and Incubator sa Barangay Kare. PCPI Distribution of Indemnity Checks for Affected Farmers. Avian Flu Awareness Forum. Amukaw Seed Growers Agro-Industrial Co-op Coordination Meeting. March 30, Farmers Livestock School on Goat Enterprise Management Batch 7. Regular activities of the City Government of Tarlac Flag Raising Ceremony. I am appealing
appealing for forgiveness, healing. Kasi nobody's perfect. Hindi naman puro tayo dahil lang ito ang sinuport nating kandidato. Let the first man without sin cast the first stone. And if they tell me they are that perfect, so be it. Batuhin ako ng bato. And babatuhin natin sila ng tinapay. But siguro, when you're fighting for something good, dadaan talaga sa matinding pagsubok. Dadaan talaga sa maraming trials. To everyone, I am appealing for sobriety, for unity. Let us move on. Let us not allow the national election affect us. And from where Mayor Christie is standing, respeto lamang po ang pakiusap ko. Everybody's entitled to your own choice, to your own opinion, to your choice of candidates. But at the end of the day, we all want one thing. That is progress for the city, progress for our country, unity for our country. Pediatric vaccination. Clearing operations. Regular disinfection. Kaabang-abang pa ang public service ni Mayor Christie sa susunod na Tarlac City Weekly Flash Update. Nagbabalik po ang Tarlac City Talakayan with Mayor Christie. Kasama pa rin natin si Katie Angeles Go. Alam mo Katie, dito sa show ay hindi kami pumapayag na matapos ito nang hindi nagkakaroon ng a little game for fun. Oh, fun no. Lang ha. For you, this is just an easy game. Let's call it What If. Sagutin mo lang ang mga sumusunod na What Ifs. What If. Are you ready, Katie? I'm ready, Mommy. Oh, ready, go. What if may isang pagkain lang na pwede nating kainin sa buong buhay natin? Ano ito at bakit yan ang napili mo? Sa tingin ko po, Mommy, mawala na po ang lahat, wag lang ang chicken adobo na may atay at itlog. Wow, masarap yan. Teka muna, may I ask why chicken adobo with atay and itlog? Kasi, Mommy, naalala ko dati, mga bata pa kami, yung chicken adobo na rin, palagi nating ulam yan, Mami. Alam mo yan, Ma. Palagi nating ulam, chicken adobo. Parang twice a week po ata, may chicken adobo tayo na may atay at itlog. Oo. At hanggang ngayon, yung pa rin paborito kong dish. Hanggang ngayon, dish. Oo. Parehas tayo. Hanggang ngayon, nahanap ko pa rin yan. Kapit tayo dyan, ha? Appear. Okay. What if, o third what if na ito, ha? What if may bagay, idea, o concept na pwedeng mabuhay at dumami sa isang puno. Puno ang apelido ko, ha? Puno. Puno ang nanay ko. Sa isang puno, ano ito? Siguro, Mami, yung seresa. Ah, Kasi, Mami, very unforgettable and memorable po ang seresa.
yun po yung unang-una nating bahay. Naalala mo ba sa Market View nung growing yes. up years namin? Yes. Meron po tayong puno ng seresa na kaming dalawa ni Kuya Mike umaakit pa doon para mamitas ng mga seresa. Merienda? Seresa? Kinakain namin yun, di ba? Yes, oo. Minsan nahanapin ko kayo noon. Nasaan yun na pag-uwi ko? Yun, nasa puno ng seresa. Bakit kayo na dyan? Mami, nagugutom na kami itong merienda namin, seresa. Yun, mami, paborito po namin seresa. Yes. Oo, kaya pala. Oh, number four, what if? What if pwede ka raw mag-body swap? Body swap? Ha? Swapping ito. Sa isang tao sa loob ng 24 hours, 24 oras. Sino itong taong ito at ano ang gagawin mo? Pwede ba, mami, ikaw yon? Ako? Oo. Pwede ba tayo mag-body swap, mami? Magpalitan. Oh, sige. Kasi para, bakit? Para lalo kong maramdaman, mami, yung kung papaano ka as a mayor, mm-hmm. yung pagtulong mo sa mga tao, yung talagang nararamdaman ko na bakit ka mahal na mga tao. Na every time po nagbabaranggayan tayo, eh kulang na lang, mami, halikan ka, yakapin ka. Yung pagmamahal nila sa'yo, gusto ko malaman, mami, ano ba yung magic mo na binibigay sa kanila? Magic? Siguro... Ikaw naman nagtatanagin ko, mami. Oh, teka. Oo nga, ba't binalik mo sa akin yung question ko, ha? Ano po yung magic touch niyo po sa kanila, ma? Bakit para kayong artista pa nagbabaranggayan tayo? De, siguro, Katie, you enjoy what you do. And kung nasa puso mo yung likas sa puso mo, ang makahalubilo, ang mga taong ganito na alam mo once upon a time, ganyan ka rin. Opo. Mga taong, mga simpleng tao, mga taong lumalapit, nangangailangan, and it bleeds your heart na hindi mo man lang sila makomfort. It bleeds your heart to see them asking for help and you doing nothing. So it bleeds my heart not to hug them. Kaya pag nakita ko sila, talagang nakakalimutan ko, kwan, pandemic na nga pala. Pag nakikita ko, mga mayor, opo. Talaga ang tendency ko, slapitan sila. Mm-hmm. And before I know it, nagyayakapan na kami. Oo. May umiiyak na sa akin, meron tuwang-tuwa, papapicture. Nakaka-amaze lang, mami, kasi every time na nagbabaranggayan tayo o mga food packs natin, mami, ang daming mga posters, ang daming regalo na binibigay sa'yo. So, para sa akin, mami, yung one way to show their pasasalamat, suporta, and pagtitiwala sa inyo. Thank you, Katie, naalala mo yan, no? So, I hope as years from now, you will carry that with you. You will always go back to the time na why you wanted to be 24 hours masubukan mo ang katauhan ng mami mo. And tatanim yan through the years, yung pagmamahal mo sa kapwa, pagmamahal mo sa taong bayan. Okay, the last, what if? Okay. What if wala kang kakayahang makapag-desisyon sa iyong buhay at kailangan kang pumili ng taong magdi-desisyon para sa iyo? Sino ang iyong pipiliin and why? Para po sa akin, siguro ang pipiliin ko po si Kiefer, okay. ang aking husband. Okay. Kasi po, tiwala ako sa kanya na meron siyang enough wisdom, ibe-bless siya ng Panginoon sa wisdom po kung ano man ang desisyon ang gagawin niya. Minor or major decision, small or big decision po sa buhay. Siyempre po, pinakasalan ko siya, tiwala ako sa kanya na sa tingin ko po, dun sa decision na yun, ay hindi po niya kami ipapahamak. So putting your trust to your husband, no? Opo. You got married to him, sabi nga nila, you are joined as one, di ba? In the parang bond of marriage. Parang kayo po ni Papa, di ba? Maganda po ang tandem niya ni Papa. Oh, yes. You trust each other. Kung ano ang kayang gawin ng isa na hindi kaya ng isa, let the other one do it for you. Kung anong kaya mo, pinanghihinaan ng loob yung isa, alika dito sa akin, tutulungan kita. Okay, so the sixth if, what if? This is the last one, sorry ha. Meron pa. Okay, meron pa palang what if. Okay, the sixth what if. What if you can change one awful event in world history? World yan ha. Okay, world ano yon at bakit? Sa tingin ko po, mami, itong pandemic natin, kung meron akong pagkakataon lang na humingi ng ano kay God, kung pwede sana, wag na lang po sana tayo magkaroon ng COVID-19, itong ano, world pandemic. Kasi po, mami, ayoko nakakakita, nakakadurog po ng puso, nakakita yung mga taong namamatay because of sickness, yung nakakaawa po sila. Yung every time po na mag-Facebook ako, nakikita ko puro black lahat, ang daming namamataya, nagko-condolence, di ba? So sa tingin ko, mami, sana
sana matapos na itong pandemic natin soon by good. Praying to God and yeah. Yung health protocols natin. Tama, tama. Everybody's praying for that. Okay, tama. The seventh what if. Katie, what if you could spend life never sleeping? Ah. Okay, huwag ka nang matulog. Hindi na matutulog. Okay. Tuloy-tuloy lang. Gising ka 24 oras, araw-araw, 7 days a week. Parang zombie ba? Ganun. Okay, oo. What would you do with the extra hours each day? Sa tingin ko po, Mami, helping other people. Kasi po, by helping other people, ito yung way of fulfilling kung ano yung mission natin dito sa Earth. Sabi nga po nila, pag nakakita ka ng tao, napapasaya mo sila in your own little and humble ways, simple ways. Ito na po yung paraan para mabigyan ng kasiyahan ang Panginoon natin. Okay. Very well said, Katie. Mga sinagot mo sa akin, parang that's really what a public servant should be. Opo. Okay. Thank you, Katie. At game ka naman sa pagsagot. Nagulat ka ba? O nag-enjoy ka? Nag-enjoy po, oh, okay. Mami. Pero kinabahan nung kinabahan una. Ka. But let me tell you this. Everything we heard from you, it all came from the heart, no? Thank you po. So, I'm very happy and thankful na na-raise ka namin ni Papa ng ganyan ka for what you are now. Apo. And may your goodness, of the goodness in your heart, rub off to others. May we have more other public servants like you na nanggagaling sa puso ang pagmamahal sa kapwa. Thank you, Mommy. Thank you so much po, Mommy. Thank you po. Pero curious lang po ako, Mommy. Naka-curious po ako, pwede po ba ako magtanong din sa inyo? Kayo naman po ang tatanungin ko. Magmamarites lang po ako ng konti sa inyo, Mommy. Ha? Okay, game ka na ba, Ma? Game na game! Go! First question, Ma. What if meron po kayong pagkakataong makapag-send ng iisang text blast na maisa-send po sa lahat ng Tarlaquenos. Pero limited po ang characters, hindi po pwedeng mahaba. Ano po ang magiging content po ng message ninyo? Okay. What if, given the chance, one text blast to all Tarlaquenos, stay strong, lumaban tayo, we will fight as one, we will heal as one, magtulungan po tayo, magkaisa tayo, bawat oras, sama-sama. Wow. Well said, Mami. Galing. Tulad nga po ng ano natin, ng inyong palaging slogan. Sinasabi slogan. Yeah. Magkaisa, bawat oras, sama-sama, tatak na tatak. Letter C. Letter C. Okay. Second question, Mami. Ready ka na ba? Oh, game. What if may magbigay po sa inyo ng kapangyarihan makita ang kinabukasan? Ooh. Tatanggapin niyo po ba ito o hindi? Oh, Lord. Tatanggapin ko ba ito? Yes, I will. You know bakit why? Po, Mami? Bakit? I want to put it into good use. Whether it's good or bad na makikita ko sa mangyayari sa future. Parang prophecy. Parang prophecy that I may be an instrument of God. Kung good yung makikita ko, lalo ko pa silang i-encourage and i-motivate to continue doing good. Pero kung bad yung makikita ko na mangyayari, then I will be a warning to them. Tama. I will tell them na may nakita akong hindi magandang mangyayari. Kailangan siguro time to change. Opo. Let's go back to God's ways. Mm-hmm. Balikan natin ang Panginoon. And if we want to save our souls, we want to be with Him in heaven, let's all start doing good now. Tama. So yung prophecy na makikita ko between good and bad, that could happen in the future, can be of good use to warn our people and at the same time, kung good, to encourage and motivate them to do more good. Wow. Well said, Mommy. Parang movie lang pala to, Mommy, no? Oh. Parang movie, mga Final Destination. Final Destination, mga tama, end times, end days. Time. Alam mo yan, ma, yes. End times. Thank you po, Mami. Maraming salamat, Mami. Sobrang nakakataba ng puso dahil naging guest ako dito. Parang pinapanood ko lang po palagi sa Facebook. Pero ngayon, andito na ako. Nakaupo po, kaharap kayo. Oh, ikaw thank ang nakasalang. Thank you very much po, Mami. Thank okay, you po. Thank you bye. Thank you po. Okay. Thank you rin, Katie. Refreshing ang mga questions mo, ha? Kakaiba about the future, ha? Parang future event. Tanungin kita ngayon. Ako? Ayan, ito na naman. Bumalik sa akin ang tanong. Bumalik, ha? You are still young, and yet you have accomplished much already. To you, ano yung greatest achievements mo so far? Siguro po, Mami, yung greatest achievement ko so far at the age of 34 years old, yung
pinagkatiwalaan niyo po ako bilang chairperson po ng Kaisa Women's Organization. Kasi para po sa akin, magkaroon po tayo ng members na ilan, 25,000 members na po tayo ngayon. Hindi po biro yun. At para po sa akin, yun po yung way of showing their support, love, and trust po sa good governance po ninyo na in a way po, pati ako nahawa na rin. Pati ako nakikilala na rin po because of you. At saka pangalawa po siguro, yung pinagkatiwalaan niyo po ako sa position ko po sa Northern Builders being the asphalt and concrete plant manager. So para po sa akin, isang malaking fulfillment na po yung marami po ako matutunan sa pag-operations po ng planta natin at sa family business po. Oh, nice. Okay. Meron ka pa bang gustong makamit at this point in your life? Siguro po, Mami, if given the chance po, pagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon, God's will nga po, sabi nga po nila pagiging public servant, God's will po yan, hindi po yan ibibigay kung hindi para sa inyo ng Panginoon. At kung pagkakatiwalaan din po tayo ng taong bayan ng mga Tarlakenyos, siguro po ako po yung magiging dakilang julalay mo, Mami, para maging kaantabay niyo po sa pagtulong sa mga tao to serve other people po. Okay. O ngayon, as Katie Angeles Go, sino ang gusto mong makilala ng mga kababayan natin going away from the shadow of Mayor Christie? Maganda tanong yan, Mami. Siguro, Ma, hindi na ako lalayo pa sa aking slogan. Yung Katie, kaibigang tunay. Katie, kaisa tayo. Nice. Para sa akin, Mami, yung pagiging kaibigan tunay, dito po natin mapapakita yung talagang pagmamahal natin, yung malasakit natin sa ibang tao sa pamamagitan po ng pagtulong sa kanila. At saka po, yung sa slogan nyo po, magkaisa bawat oras sama-sama, yung unity po natin as Tarlakenyos po. Magiging magandang halimbawa po sa kanila. Ako, magbibigay ng mga ways para maging good example to them para po mapanatili natin yung unity and teamwork po dito sa Tarlac City. Nice! Well said! Ang galing naman! Ako, I'm happy to hear from kahit sinong nanay naman po, hindi po ba? Maririnig sa isang anak ang ganitong mga sinasabi. In a way, you feel fulfilled kasi ang anak mo, alam mong napalaki mo ng tama. And I'm happy to know, hearing this from you, Katie, that someday, you will really be a good public servant. Okay. Maraming salamat for the tour and for spending this time with us kung saan mo kami dinala. Pinaliwanag mo na lahat sa amin, pati mga technical side ng trabaho mo. Mami, hindi po ba kayo napagod or naalikabukan? Hindi naman. Okay lang. Sanay ako, tayo dyan. Very thankful ako dahil game na game ka. Despite of your busy schedule, Mami, you still find time para po makapag-plant. Walk-through tayo planta natin. Okay. Kaya thank you po, Mami. Thank you din po sa oras niyo. Okay. Maraming salamat, Katie. Katulad ng laging sinasabi ni Sir Hensel Keeling, 5 lucky winners ang makakatanggap ng sorpresa mula sa ating programa. Ito po yung mga napili via electronic raffle mula sa ating previous episode. Congratulations po sa mga sumusunod. Ugaliin pong tumutok sa aking official Facebook page, Mayor Christie Angeles, dahil hindi lamang balita at impormasyon ang inyong maaaring makuha. Malay mo, isa ka sa mapili sa ating susunod na raffle. Ako po si Mayor Christie Angeles sa lahat po ng mga kababayan natin, hindi lamang sa mga kababaihan. Lagi po nating tatandaan na there is no limit to what women can accomplish. Napatunayan ko po yan sa interview ko with Katie Angeles. Ang tunay na pagbibigay o giving ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng donasyon. It is about making a difference. A difference when you say giving something that comes from the heart. And that's a difference. The difference between donation and one na giving because you really want to help. Lagi rin po tayong mag-iingat para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. At patuloy po tayong magkaisa bawat oras sama-sama. Magkikita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lamang sa aking official Facebook page para sa isa na namang makabuluhang balitaktakan dito lang sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie.
Thank you so much sa ating mga kaisa. Kung nagustuhan po nyo ang video o episode na ito, subscribe na sa Tarlac City Talakayan with Mayor Christy YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates. Lahat po ng aming mga past episodes, makikita lahat dito. Kaya kung meron po kayong na-miss out during our weekly episode, tutok lang po sa ating YouTube channel at makikita po ninyo ang lahat ng ating mga past episodes.